Nahaharap ngayon sa kasong administratibo at kriminal sa ilalim ng Republic Act 11032, kaugnay sa RA 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007, ang suspendidong alkalde ng Narra, Palawan na si Gerandy Danao. Ito'y matapos magsampa ng kaso ang City Nickel Mines and Development Corporation sa pangalan ng kanilang assistant administrative na si Ricardo Gallardo. Sinampa ang kaso noon pang Pebrero 14 nakarang taon. Nakasaad sa reklamo ng City Nickel na wala umano sa requirements ang listahan ng kanilang heavy equipment, operators at drivers ng kumpanya na siya umanong hinihingi ng kampo ni Danao para mag-issue ng business permit noong Enero 23, 2020. Ito raw ang naging dahilan kung bakit nahirapang makakuha ng business permits ang City Nickel. Dahil dito, hiniling ng kumpanya ang agarang suspensyon laban kay Danao. Natanggap naman ang ombudsman ng reklamo Oktubre 28 ang nakaraang taon. Pero depensa ng panig ni Danao, kaya hinold nito ang pag-i-issue ng business permit ng City Nickel ay dahil sa hindi pa nito nababayarang business tax. Umabot na rin kasi ito ng 94 million pesos. Mula 2011 hanggang 2015 pa umano ay hindi nagbabayad ng business tax ang kumpanya. O, nauna, sabi ng City Nickel nung sinilda na ng kaupo, gusto niyang ipakita ng munisipyo ng Narra bakit sila may pagkakautang na 94 million. Sabi nila, bumabayad naman kami ng aming business tax. Pero kinumpitan sila uli, kinausap ni Mayor Danao ang treasurer, kinausap yung accountant. So, malinaw pa rin. Isa rin sa mga hinihinging requirement ni Danao ay ang compliance ng engineering kung malinis ba ang area, maging compliance mula sa ehensya ng Menro at ng BFP. Pero hindi raw pinaunlakan ang inspeksyon ng lugar kung kaya't hinold muna ang pag-i-issue ng permit. Mayroong memorandum of compliance si Mayor Danao sa mga department heads para tingnan na yung Menro, tingnan yung environment, kung nasusunod yung Bureau of Fire, itingnan yung engineering, check nila yung mga building, everything, plus yung treasurer's office, no? Pero hindi nila pinapasok. Hindi nila pinapasok sa compound kasi i-check na eh. Kine-question din ng kampo ni Danao kung paanong mabilisang nabigyan ng business permit ni Acting Mayor na si Crispin Lumba Jr. ang City Nickel. Nung nakaupo si Mayor Lumba as Acting Mayor, inisuan niya na kaagad. Two days pa lang. Okay. Pwede niyong tanungin ngayon kung itong nakaupo ngayon kung may clarification ba sila doon sa sinisingil. Natanggap ni Mayor Danao ang reklamo nitong Pebrero 9, 2021. Pinasasagot naman ng ombudsman si Danao sa loob ng 45 araw matapos itong matanggap ang reklamo. Pero sa ngayon ay abala pa umano ang kampo ni Danao para sa pangangampanya sa paghahati ng Palawan. Plano naman ito na magsagawa ng press conference at magsalita hinggil sa issue pagkatapos na ng plebisito. Samantala, patuloy na kinokontak ng Alpha News Philippines ang panig ni Acting Mayor Crispin Lumba Jr. ukol sa isyu ng mabilisang pagre-release ng business permit sa kumpanya. Habang bukas naman ang news team sa panig ng kumpanya, hinggil sa ibinabatong isyu ni Danao laban sa mga ito. Kristel Dorado, Alpha News Philippines.